paano nawala ng $204 million ang isang CEO sa Las Vegas? Isang araw, pumasok ka sa isang casino sa Las Vegas na may bulsang kasing lalim ng Pacific Ocean. Ready ka na na maglaro sa mga mesa ng casino na parang bihasang manlalaro. Pero ito ang catch, hindi ka naman talaga expert, medyo nakainom ka lang. At imbes na sa isang mesa lang maglaro ng blackjack, tatlong mesa ang pinagsabay-sabay mong tayaan. Bawat taya ay may 2.8 million pesos na limit, pero isang upuan mo lang ay nakaubos ka na agad ng 230 million pesos. Wow! Sobrang wild, di ba? Pero yun pa lang ang simula ng kwento ni Terrence Watanabe, isang tao na nakilala sa Vegas bilang ultimate high stakes loser. Sino nga ba si Watanabe? Ano ang kwento niya? At bakit siya tinaguriang world's biggest loser sa pagsusugal? Tara, pag-usapan natin! Si Terrence Watanabe ay ipinanganak sa Omaha, Nebraska noong 1957. Hindi siya ordinaryong tao, kahit na isa siya sa may pinaka-common na Japanese surname. Sa murang edad na 20, noong 1977, pinamumunuan na niya ang kumpanya ng kanyang ama, ang Oriental Trading Co., na isa sa pinakamalalaking supplier ng carnival products sa buong mundo. Ginawa niyang isang $300 million empire ito. Ang successful niya, di ba? Pero ito ang twist. Habang abala siya sa pagpapalago ng kanyang negosyo, hindi siya nag-asawa o bumuo ng pamilya. Medyo kakaiba para sa isang multimillionaire, lalo na para sa isang Asian. Kaya noong 2000, nang ibinenta niya ang kanyang shares sa Brentwood Associates, bigla siya nagkaroon ng maraming pera at oras. Kahit na gumawa siya ng ilang philanthropic work para sa AIDS, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa oras niya. Pero sigurado siyang alam niya kung paano gastusin ang kanyang pera. Dahil puno ang kanyang bulsa, si Watanabe ay nahumaling sa thrill ng pagsusugal. Nagsimula siya sa Caesars Council Bluffs sa Iowa at kalaunan ay napadpad siya sa neon-lit streets ng Las Vegas kung saan tuluyang magbabago ang kanyang buhay. Pumasok si Watanabe sa Wynn Las Vegas Casino noong 2006 at pagkatapos ng ilang sandali ay natalo siya ng $21 million o humigit kumulang 1 billion pesos. Napansin nito ni Steve Wynn, ang CEO noong panahong iyon. Si Wynn ay isang Las Vegas legend na tumulong sa muling pagbangon ng strip noong 1990s. Personal siyang tumawag kay Watanabe at pinagsabihang umalis na ito. At binan siya mula sa casino dahil isa na itong gambling addict at alcoholic. Ayon kasi sa batas ng Nevada Gaming Control Board, illegal para sa isang casino na hayaang magsugal ang mga lasing o abusadong kliyente. Pero hindi nito napigilan si Watanabe na magpatuloy lang sa pagsusugal. Lumipat lang ito sa Rio at Caesar's Palace kung saan nagsimula ang kanyang sunod-sunod na problema. 2007, ang taon ng matinding losing streak ni Watanabe. Halos tumira na siya sa dalawang casino. Minsang naglalaro siya ng roulette at $25 multi-line slot machines sa loob ng 24 oras ng tuloy-tuloy o kaya'y naglalaro sa tatlong mesa ng blackjack ng sabay-sabay. Bawat isang taya ay may limit na $50,000 o 2.8 million pesos. Sa isang upuan lang ay natalo na agad si Watanabe ng $5 million o 230 million pesos. Para mapanatiling masaya si Watanabe at patuloy lang na maglaro, nilatagan ng Caesars ng red carpet si Watanabe. Ipinadama ng Caesars kay Watanabe na siya ay nasa kanyang home sweet home. Libre ang kanyang tirahan sa isang 3-bedroom suite sa Caesars. Pinibigyan siya ng $12,500 kada buwan para sa pamasahe sa eroplano at 15% cashback para sa kanyang mga talo na higit sa $500,000. Binigyan din siya ng walang tigil na VIP tickets sa pinakamalalaking shows at concerts sa Vegas tulad ng Rolling Stones. Ginawan pa nga siya ng special position sa kanilang loyalty program na tinawag nilang Chairman. Noon, ang pinakamataas na VIP rating ay 7 star. Dahil sa mga serbisyo ng Caesars, mas naingganyo si Watanabe sa pagsusugal ng walang tigil sa loob ng 24 oras. Habang dinadalhan naman siya ng 7-course dinners mula sa Bradley Ogden Restaurant, kaya diretso na siya sa mga gaming tables ng walang humpay. May mga personal assistants din na palaging nagbibigay ng mga inumin sa kanya. Sa kanyang araw-araw ng pagsusugal, namimigay siya ng libu-libong Tiffany gift cards o $100 sa mga bartender, nightclub operators at security guards. Nagpamahagi pa siya ng mga libreng steak. Para sa isang taong halos tumira sa mga kasino, hindi gaanong nag-effort si Watanabe na matutunan ang mga laro kung saan pwede talaga siyang manalo. Sa halip,
na humaling siya sa mga slot machines at roulette, kung saan palaging panalo ang kasino sa katagalan. Naglaro siya ng blackjack, kaya lang napakahina niyang maglaro kaya palagi rin siyang talo. Sa loob ng isang taon, natalo si Watanabe ng $127 million o tumataginting na 5.6 billion pesos sa Rio at Caesars casinos. Kaya tinagurian siyang poker's greatest all-time whales. Lahat ng kanyang yaman ay naglaho na parang bula. Ang kabuuang taya niya sa taong iyon ay umabot ng $825 million. Nakatumbas ng gross domestic product ng British Virgin Islands. Iyon ay halos 5.6% ng kabuuang kita sa pagsusugal ng parent company ng Caesars Entertainment na kilala dati bilang Harrah's. Sa kabuuan ng kanyang pagsusugal, umabot sa $204 million o humigit kumulang 9.07 billion pesos ang kanyang talo. Habang dumadami ang kanyang pagkatalo, binigyan siya ng credit line ng mga casino. Karaniwan na ito sa mga big-time rollers, pero kahit ang mayaman tulad ni Watanabe ay kalaunay nauubusan na ng pera. Nagkaroon siya ng $14.7 million na utang sa Caesars dahil sa mga credit na ipinagkaloob sa kanya. Inireklamo siya pero ayon kay Watanabe, pinangakuan siya ng Caesars na babayaran ang 30% ng kanyang mga pagkatalo pero hindi ito natupad. Sabi naman ng Caesars, nagbigay sila ng credit kay Watanabe pero tumanggi itong bayaran sila. Itinanggi naman ni Watanabe ang mga akusasyon na kung mapapatunayang siya ay guilty ay maaari siyang makakulong ng 28 taon. Inakusahan ni Watanabe ang mga kasino na pinilit siya nitong patuloy na magsugal sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng alak at painkillers, isang paglabag sa mga gaming rules. Ipinakita ng kanyang abogado ang mga dokumento na nagsasabing binan siya ng Wynn Casino noong 2007 dahil sa labis na pag-inom at pagsusugal. Gayunpaman, tinanggap pa rin siya ng Caesars at Rio Casinos. Ayon sa kanyang abogado, kahit na responsable si Watanabe sa kanyang pag-inom, sinamantala pa rin umano ng mga kasino ang kanyang kahinaan. Bilang tugon, sinabi ng Caesars, "We're in the gambling business. We had no reason to believe that Terry Watanabe was anything other than a big player with huge resources who made an adult decision to bet the money he did. Are we going to provide an environment that keeps him very happy? Of course we are." Noong 2009, inakusahan ng Clark County District Attorney's Office si Watanabe ng 4 na felony counts ng theft at intent to deceive. Natanggal ang mga kasong kriminal ng sumunod na taon nang pumasok si Watanabe sa arbitration sa Caesars at nagkaroon ng undisclosed settlement. Noong 2013, pinagmulta ang Caesars Entertainment ng $225,000 ng gaming regulators dahil nabigo silang mapigilan si Watanabe na maglaro habang lasing. Kahit na nawala ang kanyang yaman, nanatiling supportive ang pamilya ni Watanabe. Ikinuwento niya sa kanyang mga kapatid kung gaano karami ang kanyang nawala. Makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa Omaha kasama ang kanyang kapatid na babae at nag-check-in sa isang treatment facility. Dahil dito, hindi na siya muling bumalik o lumapit sa mga kasino. Noong 2017, naghirap na si Watanabe. Nagsimula siya ng GoFundMe campaign upang makalikom ng $100,000 para sa kanyang prostate cancer operation. Sinabi niya, "I've accepted my situation and I do not pity myself. But my hope is that you will find it in your heart to forgive me for my past and help me live long enough to help others in the future." Noong 2020, sa kanyang ex account, ibinahagi niya ang kanyang damdamin. "Today, I try to live a good life and be a good man. Despite my past flaws and mistakes, I have always sought to do good and help people. I hope I can still have a positive impact on those in the future by sharing my story. Both highs and lows, funny and sad moments." Sa huli, ang kwentong mula sa yaman hanggang kahirapan ni Watanabe ay isang malakas na paalala na ang sugal ay hindi basta laro kundi isang mapanganib na gawain. Pinapakita nito kung gaano kabilis uubusin ng sugal ang lahat ng iyong pag-aari, gaano pa ito karami. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng paglayo sa mga nagsusugal. I-delete ang gambling app sa iyong phone at higit sa lahat, huwag na huwag mo itong sisimulan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.